Meron kaming 7 strains of Arabica na nakatanim doon sa station, sa BPI station namin. Noong 2003, in-evaluate namin yun, tapos pinaregister namin yung 3 varieties sa National Seed Council. Yung 3 yun, yung Yellow Bourbon, Red Bourbon, and then Decatura. Naisipan namin na ipilot itong coffee varieties na ito. The project title, Piloting of Arabica Coffee Roasted Cuttings in the Highlands, na in-implement ng BPI Baguio City, na pinunduhan ng Bureau of Agricultural Research. Ang isang pinagkikitahan ng mga tao dito o yung livelihood nila ay yung pagtatanim ng coffee, especially the Arabica coffee. Kasi yun ang nagtra-drive dito ng maganda, at saka isa rin ay yun ang pinaka-priority crop ng dito sa Cordillera region. Kaya namin binubos itong coffee na ito, especially Arabica coffee, kasi mataas ang demand. Hindi pa kayang i-produce ng mga farmers natin. Ang yield ng coffee nila dito is very low. Umaapit lang sila ng 300 kilos. Pag i-compare mo sa other countries or other region, napakalaki ang agwat. Maraming pumupunta dito na nangangailangan ng mga ng product na Arabica coffee. Kulang na kulang ang raw material. Kaya hindi yung processing center, yung finished product, kulang na kulang sa market. Let's say 40% lang ang kaya ng group or organization na i-supply sa market. Layunin namin dito ay makatulong sa mga farmers kung paano sila makapag-produce ng good quality planting materials, at saka yung good quality green bean, and kung paano natin matutulungan na mapadali yung pag-produce nila sa madaling panahon para madali ring babalik sa kanila yung expenses nila. Kaya, ang ginawa namin, nag-start kami sa rooted cuttings. Yung seedlings from seeds, makaani ka lang within 5 years. Unlike sa rooted cuttings na within 2 years, pwede ka nang umani. Pag gumamit ka ng rooted cuttings, magke-carry niya lahat kung ano yung characteristics, yung mother plants na pinagkuhanan mo. Kung gumamit ka ng rooted cuttings, mas marami yung produce mo in terms of yield, good quality, and higher return of investment. Nag-start po ang project ng BPI po noon si ay noong September 2014. Yung ginawa po ng BPI, yung unang ibinigay po sa amin ay itong pang-mother plant na kape. Tapos nung tinuruan kaming mag-produce ng cutting, saka ayan po ang kwan, parang source ng pagkukunan ng pang-rooted cuttings. Yung cuttings, mas maraming mamunga, tapos yung madaling ilang taon lang, hindi kagaya ng seeds na matagal. Mga 4 to 5 years bago mamunga, ay itong cuttings is mga 1 year plus mamumunga na. At saka po yung bunga niya, mas maraming mamunga yung cuttings kasi first harvest is mas maraming mamunga. Hindi kagaya nung itong true seeds na po konti lang, tapos habang tumatanda yung kwan, saka dumadami yung bunga.
Dahil sa paggamit ng rotted cuttings, ay nag-increase ang production natin ng by 79%. At ito ay nakakatulong sa mga coffee industry dahil sa pag mas malaki yung production, mas marami rin yung babalik sa iyo, mas marami ka rin kikitain. Kami nagpapasalamat sa pamunuan ng bar at sa karami-dami ng pinopropose namin at na-approve, katulad nga ng piloting of Arabica coffee, rotted cuttings as plant materials in the Highlands. As a result of this strong partnership with the Bureau of Agricultural Research and the Bureau of Plant Industry, we ensure the availability of quality planting materials for our farmer stakeholders. At napag-isipan namin itong project na to dahil sa because of the scarcity ng plant materials at saka the expense, and it's expensive. At saka ito kasi sa technology na to, pwede nang gawin ng farmer sa farm niya. Because ang kagandahan ng technology na to kasi, 2-type ang kanyang napuproduce plant materials. Coffee kasi conventionally pinuproduce ito through seeds. Eh, pag sa seeds kasi matagal, it takes a year bago sila nakakaproduce ng kanilang plant material na ready for planting sa field. Ang rooted cuttings kasi, they have uniform growth which enables yung easier harvesting kasi they don't grow tall unlike sa seeds na talagang they go tall which mahirapan ang farmer na mag-harvest. Sa cuttings, dahil nga sa ang growth niya is they don't grow tall talaga masyado, although maraming lateral branches, mas marami ang napuproduce niya. Cuttings takes 6 months only for you to produce and ready for planting sa field. While as seeds kasi, it takes a year and two months. The rooted cuttings flower earlier, in 2 to 3 years nagka-flower na siya. Unlike sa seeds na it takes 3 to 4 years. The advantages of using coffee rooted cuttings over seeds. For cuttings, with a production of 4.2 tons, and price at 200 per kilo, you have a gross return of 850,000. So ito po yung isa sa mga registered variety ng Arabica, yung Katura, variety Katura. So ang pipiliin natin dito na i-cut, yung semi-hardwood lang. Do not get yung brown na dahil hardwood na siya. So we cut on the, dito po, which is the semi hardwood. Based on the research, ang best na part na kukunin sa coffee is the semi-hardwood above this the leaves. We cut that. Then from this stem, we can get 3 planting materials here, stem cuttings. We cut the lateral branch and leave the leaves. But we have to cut this off above the node and cut half of the leaves, then it's ready for planting. So out of the cut, the branch na nakuha natin kanina, nakakuha tayo ng 3 cuttings and these are ready na for planting sa media. Nakat na yung cuttings, ibababad natin siya sa Hormex solution. 1 ml of Hormex, rooting hormone, is to 235 ml of tap water. And after 50 minutes of soaking,
then it's ready na for planting sa Quaidus media. It stays there ng mga 45 to 60 days bago siya mag-root. Then it's ready na for planting sa pot. From the pot, it stays ng mga 4 months. And after that, it's ready for planting sa field. Ang distance na ginagamit namin is 2x2 meters ang distance. After 2 to 3 years, mag-flower na siya. Then eventually may nandiyan na yung berries niya. Sa mga interesadong mag-adapt itong teknolohiyang ito, pwede mo kaming kontakin sa Bureau Plant Industry Baguio. Hanapin nyo lang si Joyce Jean Bakayan at saka ako, si Mrs. Galacio at saka si Dr. Asporia sa telephone number 445-9085 or 84.